Marami na sa mga sumusubaybay sa kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno na tila napaka-misteryoso. Disappointed na din sila na tila ang pag-update ng confirmatory DNA at forensic test result ay tila napakatagal ilabas, samantalang last week ay napag-alamang lalabas na ang resulta nito. Hindi na rin nakakapagbigay ng update si Senator Raffy Tulfo sa kanyang programa sa Raffy Tulfo in Action. Sa pagkakataong ito ay aking ibabahagi ang isa na namang psychic reading na isinagawa ni Madam Bertuds. Isa-isahin natin alamin ang mga kasagutan na inilalabas ng kanyang tarot card sa mga pangunahing katanungan na ating gustong alamin. Panoorin hanggang dulo. Ayon kay Madam Bertuds, kinilabutan ako sa mga ilang detalye at sagot ng aking tarot card. Ngunit ito ay pawang gabay po lamang, pwedeng tumukoy sa ibang tao at sa ibang target. Ang mga taro ay nagpapakita ng pagsasalarawan o sign ng bawat tanong. Ito ay maaring may katotohanan o kasalukuyang pangyayari. Ang walong tanong ay may kasagutan at aura. Nadedetect ang mga ilang pwedeng makabuo sa sangkap ng hinahanap na target o tao na may kaugnayan o kinalaman sa pangyayari. Ito ang nagpapatunay sa mga gabay ng kapalaran at iyong mga katanungan. Ito po ay gabay o libangan lamang na maaring makatulong sa mga taong naniniwala at nagtitiwala. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at paniniwala. Kayo na po ang magbubuo ng istorya o detalye na pinakikita ng tarot card upang mapagtanto ang ating hinahanap. Maaring totoo o hindi, kayo na po ang umunawa at mag-isip sa mga ipinakita at idinetalye ko sa video. Ang pakay ko po ay makatulong makabigay ng ambag para makita si Jovelyn Galieno. Si Madam Bertuds ay may 8 katanungan. Ano na ang kalagayan ngayon ni Jovelyn Galieno? Number 1. Buhay pa ba si Jovelyn Galieno? Yes, buhay si Jovelyn Galieno. May nakikipag-usap sa kanya. May pinag-uusapan silang plano o may pinaplanong bago kay Jovelyn Galieno. Siya ay nasa parang kumbentong lugar. Nasa isang bahay na malaki na parang nasa isang mataas na lugar na parang may matataas na building. Ngunit parang may nakasubaybay na isang matanda na may bodyguard o alagad na aso. Ang ibig sabihin niyan ay may mga bantay. Ang matandang ito ay nagmamanman kay Jovelyn habang nakikipag-usap din ang mga tao nito kay Jovelyn Galieno tungkol sa plano. May pag-uusap na nagaganap na parang may planong mabubuo. May papel ang matandang ito na kahit malayo siya ay meron siyang minamani obra o pag-uutos habang may mga tauhan siyang nakabantay kay Jovelyn. May mga escort ang matandang ito. May nakikita siyang bata na involved or may sign ng bata. Number 2. Makakauwi pa ba ng buhay si Jovelyn Galieno? 50-50 or dead or alive. Bantay sarado siya. Ipinakita na siya ay nasa isang box na higaan. Kailangan ng intense prayer. Parang milagro na mabubuhay pa siya. Medyo magulo. May mga distraction sa mga nakapaligid na bantay. Yung isa, parang kasundo ni Jovelyn Galieno. Nakakasama niya ito. May matindi siyang panalangin o pamamaalam. Number 3. Nasaan si Jovelyn Galieno? Nasa challenge pa rin siya. Challenge of competition or challenge of title. Nakikibaka. Hawak siya ng malakas o ito yung creator o promotor. O pwedeng siya ay nasa isang pageant o a celebration na puntahan na parang praktisan area. Nasa lugar ng paligsahan. Makikilala siya para makasungkit siya ng title. Bawal po siyang magbanggit o tumukoy ng pangalan dahil pwedeng makapagbigay yon ng panganib sa buhay ng Madam Bertuds. Number 4. Ano ang findings ng confirmatory DNA at forensic test na isinagawa ng NBI Palawan? May kalumbayan. Nakikita niya na parang may mag-o-offer ng pera, kalungkutan, panghihinayang, pag-iisa. Sa nangyayari ay merong magaganap na may malaking pera sa DNA test. Malaking offer, nakakalungkot,
hindi masabi kung ikakatuwa ito ng lahat. Dahil dito ay mabilis na maisasara ang kaso. Malaking opportunity ito. Nalulumbay ang mga saksi, mga alam ang katotohanan. Dalawa ang nakikita niya. Parang take it or not ang resulta nito. Kung sino ang mas malakas o mas maganda ang offer o mas malaki ang bigay, yun ang mananaig sa DNA test. May kaguluhan ang gumagawa niyang DNA test. Number 5. Ano ba ang lagay o kalagayan ng pamilya ni Jovelyn Galieno sa sitwasyon ngayon? May nakikita siyang money involved o offering. Parang nagkautang-utang na sila. Kinakapos na sila sa pera. Kumakapit sila sa patalim o kumakapit sa kapahamakan o pwedeng di nila tatanggapin. Financially unstable na sila. Bad sign of money o offering of money with interest. Number 6. May karelasyon ba o love life si Jovelyn Galieno na kasama niya ngayon? Nakafocus si Jovelyn Galieno sa isang person kung saan siya masaya, yung hindi siya maistorbo o maagawan ng attention o madistract. Meron siyang pagtingin dito na hindi naman matatawag na tunay na relasyon o tunay na love life. Parang wala lang, pero may nangyayari. Siya ay may interest sa taong ito, parang may sideline. Bumabase siya sa lalaking makapangyarihan o kabilang na siya sa isang makapangyarihang tao. Number 7. Totoo ba na nasa Malaysia si Jovelyn Galieno? Judgment. Si Jovelyn ay hinuhusgaan lang ng mga tao. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Sa makatuwid, ito ay chismis, kuro-kuro o usap-usapan lang. Parang nababaliktad ang issue. Siya ay maja-judge or huhusgahan ng mga tao. Nababaliktad ang sitwasyon. Number 8. Kailan ba matatapos ang issue tungkol kay Jovelyn Galieno? Parang infinity, umikot ng umikot, pabalik-balik. Parang mirror ang dating. May nakikita siyang 8, baka maagang matapos. Pwedeng ang ibig sabihin nito ay may 8 araw pa na matatapos ang issue. Nakita niyang iiwanan na. Parang may nakikita siyang isang tao na mismong nag-iwan o nabuong pagpapasya ng isang ito at ito ay parang final countdown. Pwede ring may 8 araw pa na hintayin para lumabas ang findings ng pagpapasya, maaring mapagpasyahan na. May taong tumalikod o tumalima sa kanyang ginagawa. Marami pang magaganap. Marami pang sospetsa. May isang tao na mahuhuli sa hating gabi na maaring makapagturo kung nasaan si Jovelyn Galieno at para matuldukan na ang issue.